Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong hapon po ng July 11, 2024 na kung saan sa ngayon ay may dalawang shallow LPA na po na nabuo sa silangan ng Mindanao at dyan po sa may South China Sea. Ang nasa silangan ng Mindanao ay hindi pa naman nakitaan na maging bagyo for the next 2 to 3 days. Pero yung trough po nito ay nagsisimula na magpaulan sa malaking bahagi po ng Mindanao. At ang nasa may South China Sea naman ay posibleng maging malakas na bagyo sa susunod na mga araw na hahatak ng habagat na malaking banda rin po, lalo na dyan sa may southern part ng China. Next week ay posible muli ang pamumuo ng mga banta ng sama ng panahon sa silangan muli at kanluran ng ating bansa na siya pong hahatak ng habagat na magpapaulan naman sa mas malaking bahagi po ng ating bansa. At ito nga po pinapakita ng forecast model nating ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. Pero paalala lamang po na posible pa na magbago ang forecast na ito, kaya patuloy po tayong magantabay sa mga susunod po na updates. At sa lagay ng ating panahon, patuloy pa rin ang pag-ihip ng habagat sa kanluran ng ating bansa at nagsisimula na rin na lumakas, habang ang easterlies ay patuloy pa rin na umiihip sa silangan ng Luzon at Visayas. At nananatili pa rin na mayroon pong intertropical convergence zone dyan po sa may Mindanao na nakapaloob po dyan ang shallow LPA. At ngayong hapon ay maulap ang kalangitan with isolated rain sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas, ilang bahagi ng Palawan, Bicol Region, ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi ng Cagayan Valley, Nueva Ecija at ilang bahagi po ng Quezon na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated rains na yan sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang mamayang gabi, lalo na po sa Mindanao, Palawan, Negros, Cebu, Bohol, ilang bahagi ng Eastern Visayas, Pangasinan, Nueva Ecija at sa malaking bahagi po ng Northern Luzon, kaya mag-ingat po tayo sa posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yun naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!